do my laundry here. There's none. All done? That's it, yeah. The card, is it yours? Nandiyan tayo kahapon. Vlog pa mo on! Go over 1 second. Okay lang yan. Happy panagpena! So welcome to the day 2 of my vlog. And alam nyo ba guys, nakatulog na ako kagabi. As in literal na nakatulog ako, nagtatransfer ako ng files, yung mga videos natin kahapon. Tapos naborlogs na ako. And then pagkagising ko, nawala sa isip ko, maglo-laundry nga pala ako. Ang dami ko ngayon, mag-charge yung gadgets and everything. Pinagbigyan ko na yung katawan ko guys, natulog na ako kagabi. And anong oras na ako nagising. Ngayon ang plano ko is, pupunta lang tayo ng Yakun Kaya Toast. And I'm going there now guys, sobrang lapit. Like 70 meters away from my hostel. And we'll have our breakfast there habang hinihintay na mag-dry yung ating laundry. Alam nyo, sobrang saya ko sa trip na to. Imagine, it's just one day. Sobrang ligaya ko na ngayon pa kaya it's day 2 in Singapore. And let's go. Yan na siya. Yakun Kaya Toast. I will show you. Sobrang excited ko kanina pero ngayon wala na. Kasi closed ang Yakun Kaya Toast. And it's actually holiday today. Parang pinaka New Year nila. And halos walang tao. Maglibot muna tayo guys. For sure meron at meron namang mga kakainan dyan. Oh, sayang. Super excited ako to taste Yakun. Guys, let's cross the road. Oh my god, vlog pa mo or? Ayoko magpa-pressure kay kuya dito. Ayan. So walang open guys. What do I do? Oh my goodness. Guys, look. Sobrang daming pabango dito. Hindi naman din ako bibili pero maganda lang mag-amoy-amoy. $220. Convert nyo mo guys. Kasi tatam na ko convert. Meron din mga pistachio mix and match for $7. Oh, okay. Chain. Nakita ko to sa Bugis. I'm not sure magkano siya dito. One for $18. Grabe, sobrang random ng mga stuff dito. Nabudol ako sa Singapore gift shop. But anyways, kaya na yan. So, sobrang konti nung binili ko guys kasi wala talaga akong balak mo yung kasalubong dahil nga baka mag-over yung aking hand carry baggage. I'm just going back to the hotel pero feeling ko maaga pa. Hindi pa ata tapos yung laundry ko. But we will see. Let's check it first. And then, check out na tayo tapos gala na tayo. Later na tayo bumalik. Balik na lang natin yung luggage na. So now I am going out again guys. Punta tayo sa Plaza Park Royal and then mag-bus tayo and then MRT to Cloud Forest. So I think we're going to take this bridge papunta dun sa kabilang side kasi dito ako bumaba kahapon. And usually, pag meron silang station, sa opposite side meron din yan. So let's go, another adventure! Mahaba-habang araw natin today. Ayan, I think yan na yung bus station guys. UIC building na stop and tignan nyo, amazed naman ako sa nakita ko guys. Super clean. Ayan. Yan ang bus nila here. Guys, meron ako nakitang 7-Eleven. So, I guess we should go there and buy muna kung ano mga pwedeng kainin. Kasi baka magutom ako later on. Meron pang ganito, Hanjuku eggs. Crab and egg salad. Meron din club sandwich. Chicken wrap. Oh my god, I don't know what to get. Should have enough. Alright. Okay. Guys, we found Shenton Way. Sobrang lapit lang pala. So, yung mga 75 meters or something, sobrang dali lang nila. So, what we have to do now is enter via 2, sabi. Hindi ko alam yung 2, pero malalaman natin later. Basta, brown line siya. So, ayan, ito ata. So, this is exit 3. Tara na.
MRT ulit. So this is TE19. Okay, perfect. So Shenton Way and then Gardens by the Bay. Guys, walang tao sa kanilang ano, MRT. Train to Busan. My goodness. My goodness. Pagbababarilin ako, kakatakot. So finally guys, we are at Gardens by the Bay. Pero nakapayong tayo, ayan siya. So anyway, mahaba-habang lakaran ito kasi pupunta tayo sa Cloud Forest. So that's our itinerary for today. Cloud Forest and then Flower Dome, and then afternoon we will spend the rest of the day sa Sentosa. So ayan, very generous naman sila guys sa mga signages. So it says here, Cloud Forest and Flower Dome 500 meters away. So let's go! Guys, ito pala yung satay by the bay. But since I already ate, we will skip that for now. Let us go straight ahead to Cloud Forest. Guys, so look. So pretty. Guys, di ko na kayo nabalikan. I am just taking a lot of photos. Hanggat kaya ko guys, magtitake ako ng sobrang daming picture kasi sobrang ang ganda nitong Gardens by the Bay. So I think we are super duper duper duper, duper close to Cloud Forest or Flower Dome. Di ko na alam kung left or right. But I'm assuming kung saan nakaharap yung parang guide nila dun pupunta. So let's go! Ay, super cool. Laki pala niya. Nakikita ko na siya. Saka na! My God, excited na akong may aircon na guys. Alright guys, so this is the entrance to Cloud Forest. Tara! At alam nyo kahit mag-isa ko guys, na-enjoy ko pa din. Hindi ko kumpanya enjoy this kind of things. Basta mindset lang yan. At yung eagerness mo na mag-enjoy. Ay, yun talaga guys. Ito na, I can see it, Cloud Forest! Ito. Oh my God! Ang ganda! Then ang lamig sa loob. Oh my gosh, welcome to Cloud Forest! Guys, oh my gosh. Ang saya dito sa Cloud Forest, malamig pa guys. So, pwedeng-pwede kayo mag-OOTD dito. Nakakapawi ng pagod, my goodness! So this is Orchid Haven. And then, ito na yung walkway. There you go. So magpicture tayo dyan later. And meron pa doon, there's more. Look! So merong line dito, queuing, I'm not sure. But I'm just walking and queuing to that line. Sundan na lang natin ang mga tao, ano. Basta ang goal natin makapunta doon sa taas. Please heads up ko lang kayo, ganyang kadami ng tao. For the lift to Lost World. Oh my gosh. Oh, okay. So we're now entering the Cloud Walk. Wow, Marina Bay Sands, everybody. Sobrang ganda. Wala yung waterfall. Ang ganda naman dito para maganda magpicture. Guys, I think super duper duper photo na ako. Ang dami kong photos, magandang photos. Diyos kayo, bubudol ko sa inyo non-stop itong tripod at remote na ito guys. Sobrang nakatulong siya sa akin. Oh my God, gusto ko yung chikahin pero gusto ko lang i-enjoy yung time ko talaga here sa Singapore because it's my last full day. So susulitin ko na siya. Sabi ko magmamadali ako dito sa Cloud Forest and Flower Dome but it turns out sobrang tagal ko dito guys. So baka last minute, pushan natin yung Sentosa or Universal Studios Globe na lang and then I'm good. Goodbye Singapore for now.
So, ayan, I'm done with the 3-top walk. Mabilis lang siya, paikot lang siya, guys. And then, after nito, ata is tapos na. So, ayun lang, I'll see you at Flower Dome! Alright, guys, I'm here at Flower Dome. So, it's a really, really big dome. Air-conditioned din siya. Ayun na yan siya, guys. Ang gagawin natin is, let us explore the dome. And then, saka tayo mag-lunch. Ito, mag-picture mo tayo dito sa Dragon. Flower Dome it is, guys. I think I'm gonna have to conclude Flower Dome. So, tinanay ko naman yung best ko na isa-isain yung mga flowers. It's just that, hindi ako ganun ka-interested sa flowers. But it's nice. Ang ganda ng placement ng lahat. Parang ano, happy pa nagbenga. Ganun. Yes, happy pa nagbenga, people! Dragon. Year of the Dragon. Happy Chinese New Year 2024. Stay Flower Dome and then let's go eat. Tapos Vigo City na agad tayo para mag-cable car. So bumili ako ng pomegranate drink sa Shake Shack. That's it. Kasi ang mahal pala sa Shake Shack, guys. Hindi siya nakitipid pero parang gusto ko siya nabuo sa ibang food. Other than burger. Kasi parang yun na lang yung kinakain. I'm just chilling here before I go. Next stop natin is Malayan Park. And then, pinakalas na yung cable car. So, sana kaya sa oras. Pero kung hindi, okay lang yan. I'll just chill. Sana pwede kayo mag-chill. Hey guys! Now, I'm going to Malayan Park. Time check. Alas 3 na. Mukha na akong tita na nalugi na naglalakad dito. Ang sakit sa paa. So, pag pupunta kayo dito, guys, wear comfortable shoes kasi sobrang tagaan talaga, lumpuhan levels, ganang seats. Guys, o diba, buti na lang di ako nag-shuttle. Kasi ito na, Active Garden na siya, guys. Super bilis lang pala. And that's $3. Ayun. Welcome to Active Garden! So, anyways, ito parang underpass tayo lalakad and then Helix Bridge. So, I hope merong restaurant or something. I want to eat rice. I am craving rice na kasi nga, the past 2 days, I've been eating noodles, burger. My gosh! So anyways, ayun lang guys, lakad lang ako. Sabi ko, kikitain ko na kayo sa Marlion Park. Napaka-spoiled niya sa akin. Nag-vlog pa dito. Okay, bye-bye! See you there! Wait, what? Guys, so we're here at Helix Bridge. The architecture. Ayan our Chinese museum. Saan nakita nyo? Oh my god, it's so nice. It's so nice to walk. Hindi din siya ganun kainit, guys. Medyo mahangin yung ganun. Hindi naman kasi yung sikat ng araw. So, umupo muna ako, guys. Ang sakit na ng paa ko, legit. Pero kailangan natin makapunta sa Merlion Park. What is Singapore without Merlion Park? So anyway, tignan mo yung cute. Sobrang taas mo po. Silang taas. Sa laki ko, sa tangkat mo ito guys, 5'7". Tignan niyo yung paa ko ah. Cute. Sobrang taas. Anyway, let me just take this moment to appreciate this view. Grabe. Really, the architecture of Singapore. My gosh. That is Marina Bay Sands. Nandiyan tayo kahapon. And then this one is Art Science Museum. So nice. And then on this side is the Merlion Park. I'm not sure kung nakita nyo, sobrang liit niya pa. Ayun o, sa baba ng puno. Ayun o, ayun o. Let me zoom in. Ayan siya. Sobrang layo niya. And sobrang daming tao. Oh my gosh. So now, nakaregain na ako ng energy. Nakarecharge na ako to walk to Merlion Park. So, let's go. Guys, so we're now at Jubilee Bridge. So ito siya, sobrang habang bridge. Up to the Merlion Park. In Kembok na lang guys, Merlion Park na tayo finally. After a 30 to 45 minute walk, actually dapat 28 minute walk lang siya, pero I always make sure to rest para hindi ako sobrang mapagod. Guys, sobrang dami kong detour. Naglalakad ako sa Jubilee Bridge. And then nakita ko itong $1 ice cream, but now it's $2. So might as well grab one and water. Bread sir, please. Bread. Thank you.
Guys, I got the $1 ice cream. Grabe ah. Sobrang challenge mag-vlog habang may hawak na payong at may hawak na ice cream. At ngayon, imumukbang ko siya. Go na! Okay. That's your typical ice cream with tinapay. But of course, it hits different in Singapore. Right, I'm good guys. So this is the Merlion. Ayan na, pag-hoko ko sa vlog. Ayan, the Merlion. And after this, let's go to Vivo's. Okay guys, so now I'm walking to the OUE Bayfront na bus station. And finally, yan na yung last itinerary natin before we pick up our luggage sa hostel and then go to Kuala Lumpur. There's a video of this, but this is the Fullerton Bay Hotel. Ayan, ang sarap pagpalamig dito. So, this is just in front of the OUE Bayfront. And sobrang ganda niya. Pasimple ako nag-vlog para makita nyo. And this is the bus station. So, we just have to wait 6 minutes before the bus arrives. So, pag sinertsyokin nyo sa Google Maps, makikita nyo guys, kompleto yun ng detail. So, I think that is enough para pag magka-travel kayo kung susunod. So, ang ganda ang sarap ng hangin. Sana yung umulan. Kasi cable car yun. So, I'm not sure kung paano ang view, ang view and everything. At sana hindi naman umabot ako ng 10 o'clock doon mga view. Kasi I think ang MRT isang mga nung oras lang. So, sana kaya yung bus station na yun. Directly sa Cloak. Diretso na kayo sa level 15 from Harbour Front Tower 2. You don't need to line up. So you will save time. Buti lang wala namang tao. Pero yun lang, at least, alam nyo na. Oh, oh my God, there. Ah, nice. Boarding. Guys, we're here. Oh my God, I did not expect. Agad-agad. Meron na. I'll take this. Thank you. Oh my gosh, guys. Guys, mag-isa ko. Oh my God, mag-isa ko! Kasi nga nasa isip ko talaga, hindi ko na-expect in my lifetime ever na makakapag-solo travel ako sa ibang bansa pa. And I think kaka-mention ko lang kanina, yes guys, I'm also going to Kuala Lumpur tomorrow via bus. So, oh my gosh Lord, thank you. Masyadong katao-tao. Look.
So, mga cable car, guys. And then, this one is Sentosa. Hindi ko alam kung nakikita niyo kasi naka-back-camera ko. And then, this one is Vivo City. Yan siya, sa likod ko. And alam niyo, sobrang ganda. Wala pang katao-tao as in. Ang konti. Like, ako lang, ako lang. And then, merong a few people there. May mga turista dyan. Pero that's it. Diba? So, nakakatuwa. Talagang pag nagsipag-sipag ka maglakad, alam mo, makakakita ka talaga ng mga ganitong viewing galleries na libre at konti ang tao. Feeling ko konting dumadaan dito, guys, kasi halos lahat ng mga tao, diba, nagtitrain na. At free ata yung sentro sa ride. Pero ako, naglakad ako kasi sabi ko, last ko na nga ito. So, might as well, sulitin ang pagod, isagad na natin. But anyway, ito na. Konting lakad na lang, 300 meters to Vivo City, and then I'll see you there pag magdi-dinner na tayo. So, business is maghanap ng concierge and find Hainanese food. Ayan, hanapin natin. So, you are here. Uniqlo. Guys, finally, I found Food Republic. So, I'm excited to try this kasi food court siya ng Vivo City. Kainin na lahat ng gusto ating kainin. My goodness, I'm really excited. Let's go. Excited to rest, excited to eat, excited na aircon na makaupo lahat na. My goodness. Okay, let's go. The goal natin dito, guys, is maghanap ng Hainanese chicken. Thank you. This is where I ordered Sargento Hainanese chicken rice. Okay, so I have vegetables. Is that mine? Oh my gosh, salad pala. Guys, ang dami pala. Here's my food, guys. So ito yung premium duo single set. Ang dami niya pala. I got water and then barley. And guys, so let's taste the barley. Good. Guys, it's good. Ganito talaga yung nililook forward ko pa kanina kasi my goodness. Oh my God, ice cold water. That's it everyone. It's already 7 p.m. So before 8, we should be Vivo City. Oh my God. Authentic Hainanese chicken pepper. Pa natin. Ito parang pakwa yung mga. Oh my God, where is it? There's a thing in ginger sauce. Pepper. This one I think is oyster. It's a vegetable. Perfect rip ender. So, balik na tayo, guys, ng hotel. Pero wala sa update ko na sa inyo to kasi palubat ako, guys. Nagulat ako, drinig na pala yung power bank ko. So, hindi na ako makaka-recharge. So, hopefully, payagan ako mag-charge, guys, sa hotel. Then, makiligo. And then, after which, pagpunta na tayo ng volume, I will update you. So, yun lang. Bye-bye! Alright, guys, nakaligo na ako. I'm all set. I'm all ready. And I just wanna share to you. Sobrang bait ng nasa Dream Chaser Boutique Hostel. Pinayagan niya ako, guys, maligo, hindi lang maki-CR. But to get my luggage ng late na, which is past 10 ko na ata kami. Ngayon, I'm all fresh. Medyo kita na yung mga blemishes ko, guys, kasi hindi na ako nag-makeup. That I wanted to rest talaga sa biyahe ng bus. So now we're going to say goodbye to this hostel and also to Singapore. Hopefully makabalik pa tayo, guys, kasi sobrang na-in love ako sa Singapore. So I will leave all the Singapore vlogs behind and now we are off to Kuala Lumpur. Ayan, guys, kawawa naman ako. Umuulan and I'm walking alone with my luggage and bag. This is the struggle of a solo traveler. But regardless, if a vegetarian traveler lang talaga. Gusto ko lang mag-grab, guys. But I check, it's like $9 to $10. Diba? Let me kami magbayad ng 400 pesos. Nahanap sa grab na sobrang lapit. Like as in 5 minutes away. Literally 5 minutes away, diba? So parang sayang, kakain ko na lang. So anyways, this is the real challenge. Kasi dyan lang naman, guys, yung Golden Mile Complex. But I need to take this bridge na sobrang taas. So, good luck to me.
ako struggling, pero talaga ipupush kong mag-vlog. So anyways, this is me right now. Hindi naman siya super bigot kasi guys. So that's one thing if you have it, you have to pack light. And so I'm just waiting for the mag-jowa at the likod. Kasi nag-ayak sila sa beach, diba? So I approach siya and sabi ko, are you also waiting for the bus? And then they said, yes, apparently. We are on the same bus at 11:30, so ano kaya yun?